mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pauwi sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulak. At si Jesus ay lumurang sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahilig niya ito sa mata ng bulak. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloam. Ang kahulugan nito ay sinuko. Maghilamos ka roon. Ngayon nga ang ginawa ng bulak at ang magbalik ay nakakikita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya nung siya'y namamangalimos pa, hindi pa yan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan na, hindi, kamukha lang, wika naman ang iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po yun. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulak, araw ng pamamahinga nang kumawa si Jesus ng puting at padilangi ang bulak. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahira niya ng puting ang aking mga mata, naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakikita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang tao niya, sapagkat hindi niya ipinanginigin ang araw ng pamamahinga. Ngunit, sinabi naman ng iba, paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay? Kaya tinanong nila ulit ang dating bulak, ikaw naman, yamang pinadila ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya'y isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya'y itiniwalang nila. Nabalita ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalang ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y mananampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya ang nagkipag-usap sa iyo, ang Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya sa Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inipuli ka namin, Panginoon, Jesucristo. Magsiyo po ang lahat para sa buhay. Noon na linggo, sa ating Ebanghelyo, pinakita si Jesus ay tubig na nagbibigay buhay, the living water. Kung sinong uminom, kung sinong tumanggap kay Jesus, ay magkaroon ng tubig na walang hanggan. At ngayon naman, ay pinagaling ni Jesus yung isang bulak. Bulak to since birth. At yung nakita na ay pinagaling ng Panginoon. At sinabi nga dito, pumunta ka sa deposito ng tubig ng Siloe, ibig sabihin sinugo, maghilamos ka roon. Gayon nga, ang ginawa ng bulak at nang magbalik ay nakakikita na. Yung pinagaling, ibig sabihin dito, sa pagbasa, Jesus our light. Si Jesus yung ating liwanag. Nagbibigay na liwanag. Maybe tayo physically ay hindi bulat. Pero kung wala si Kristo sa puso natin, tayo ay bulat spiritually. Physically bulat. At physically nakakikita. Spiritually bulat. So ito yung insight siya. Kung wala si Kristo sa buhay natin, tayo ay nabubulagan sa mundong bagay na parang hindi na nakikita natin, nawala na yung pag-asa, yung pangako ng Panginoon ang muling pagkabuhay. So yung bulat ay pinagaling, yung ipangat, nagtaka, siya yun, ay hindi, makamukha na niya. Pero sumagot siya, ako nga po yun. Siya nagbigay ng testimony. Yung nalaman ng mga Pariseo ay tinatawag siya.
sino bang nagpagaling sa'yo? Yun nga, yung tao, si Jesus. At siya nga, hindi galing sa Diyos yan. Si Jesus hindi galing sa Panginoon yan dahil siya ay nagpapagaling. Anong araw yon? Sabat, pamamalinga. Inilabag niya yung batas. Pero actually, the Lord fulfilled, ginanap niya ang Sabat. Ang Sabat ay pagbibigay buhay. Yung pinagaling ni Jesus, yung bulat, ito ba ay pagbibigay buhay? Ano, pagbibigay buhay ba yun? Amen. O sino tinupad ni Jesus yung Sabat day? Napalaya ang bulat. Ngayon, nakakita na siya. Ay pagbibigay buhay. That's why sila masyadong literal doon sa Sabat day. Pero ang spiritual interpretation, ibig sabihin ng Sabat day, pagbibigay buhay. So hindi nilabag ng Panginoon ang Sabat day, kundi tinupad niya, binigyan ng meaning, ang tunay na meaning ng Sabat day ay pagbibigay buhay. At yun sila makaintindihan, pinatawag mismo yung bulat. Dahil sinabi, ikaw naman, yamang pinagilan ni Jesus ang iyong mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? At ang sabi ng gumaling, siya ay isang propeta. Siyempre, nagsabi na siya ng katotohanan kasi pinagaling siya. Pero, kung sabi nila, ipinanganak ang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin, at siya ay itiniwalag nila. Na sinabi niya siya ang propeta, pero hindi matanggap ng mga pariseo at itiniwalag ito, gumaling na bulan. Na siya ay nagsabi ng katotohanan, nakita niya ang Mesiyas, pero hindi pa rin matanggap ng mga pariseo. Na sometimes, ganoon din tayo. Pag hindi bulat tayo spiritually, parang hindi natin matanggap, no, yung katotohanan, yung ating kahinaan. That's why humingi tayo sa Panginoon ng pakumbaba, no, na makita din natin yung ating kahinaan. Okay? May mga kaibigan tayo, sinasabihan tayo, pero ayaw nating tanggapin. Gusto lang natin ang makita yung gusto natin. Di ba? Pero sometimes, may mga areas na sa buhay that we are blinded. At may mga tao, sila yung nakikita sa kahinaan natin at dapat pakinggan din natin sila. Okay? So, ang Ebanghelyo ay nagpaalala sa atin na kung wala, pag hindi natin tagapin ang Panginoon, patuloy tayo na maging bulat. Humingi tayo sa Panginoon ng grasya na makita natin ang kagandahan, kabutihan ng kapwa. Anong sinabi dito? Maganda itong example sa unang pagbasa. Diba? Sino yung propeta nito inutusan ng Panginoon para pumili ng hari? Samuel. At pumunta doon sa ganito itong pamilya kay Jesse. Si Jesse doon, sabi ko. So, si Jesse. At sabi niya, oh, magpili ka na maging hari. So, pinili niya. Hindi talagang malalaki. Sabi ng ahiti yan. Sabi dito, wala ka na bang anak, Jesse? Meron pa, yung pinakabunso. Tawagin mo, hindi na mag-umpisa. Yung pinasundungan at yung nakita, si David, sabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang pahiran, hinirang kung pahiran mo, siya ng langis. Inuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula doon, sumakan niya ang Espiritu ng Panginoon. Dahil pinili ng Panginoon, hindi yung panglabas, kundi yung nasa puso. Sabi dito, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kagisingan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batay ko ay itulad ng batay ng tao. Panglabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Eh sana tulad ng sinabi ng Panginoon na sana yung ating batayan ay hindi lamang yung panglabas. Sometimes panglabas, external. Dapat gusto ng Panginoon yung puso, okay? Yung sincerity. Okay? Ganon din, that's why yung mga relationship ay hindi nagtagal. Dahil ang batayan nyo ay panglabas.
external. Yan, mukha ko na. Hindi na yan. Dapat, tignan nyo yung sincerity, yung puso. Yun ang gusto ng Panginoon. Ganon din yung hamon sa atin. Pag nandito tayo, hindi lang pangpakita ng tao na magsimba tayo, dapat nandito tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Hindi lang external, dapat puso. Maski malayo, pag nasa puso mo, pupuntahan mo talaga yan. Maski saipong pa man yan, pero nasa puso mo, tagpuin mo ang Panginoon, pupuntahan mo talaga yan. Diba? Diyoko na nga, yung ilang pa kayo. Maski bawal, talagang nagipagkita pa pa rin ang boyfriend mo. So, yun ang sinabi ng Panginoon na dapat pag naglilingkod tayo sa Kanya, dapat galing sa puso natin. Pagkagadasal tayo, galing sa puso natin. Ibig sabihin, ang puso pala ay marunong tumingin. Diba? Pag may puso ka, marunong kang tumingin ng utang na loob, pinapasalamatan mo yung Panginoon. Pumupunta ka sa Kanya during day of nagpapasalamat ka sa Kanya. So ang puso ay hindi pula, marunong nagpapasalamat. Huwag kayong maniwala na love is blind. Ang puso may mata, marunong tumingin, marunong pumili, na marunong makinig sa Panginoon. Okay? Kasi ang puso nakikinig kay Lord. So, yun ang, at sabi nga dito sa ikalawang pagbasa na sa pamamagitan ng binyag, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay, ito yung pananampalataya, para ito ang ating liwanag. Ito ang nagagabay sa atin. Sabi ni St. Pablo, dati nasa kadiliman kayo. Okay? Ngunit kayo'y nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Pag nasa Panginoon pala tayo, tayo ay nasa liwanag. Sa Panginoon ba kayo? Amen. May liwanag ba? Amen. May liwanag bang bukas? Amen. Okay? So pag nasa Panginoon, maski matilim, may liwanag bang bukas. Don't give up. Sa mga problema, akala mo wala kang liwanag. Problema ng Lord. Madilim na Lord, hindi ko na makita ang kinabukasan ko. Madilim na Lord. Pero kung ang si Lord na sa atin, sabi nga ni San Pablo, may liwanag. Maybe sa mata mo, sa isip mo, madilim. Pero sa puso mo, dahil nandyan si Kristo, may liwanag. May bukas. Di ba? May kanta? May bukas pa sa iyong buhay. Pag si Lord may bukas, maski kano kalaki yung pagsubok, kadiliman, bagyo sa buhay mo, pag si Lord nasa puso mo, may liwanag. Okay? So tanggapin natin si Lord. Siya yung ating liwanag. That's why tayo ay namumulagan dahil sa sumas na material sa kamunduan na yung spiritual na mata natin hindi na nakikita. Ang journey natin, tayo na naglalakbay patungo sa kanyang kaharian.